Mga kababayan, muling nagbigay ng pahayag at reaksyon itong si dating Bucor Chief General Gerald Bantaga sa ginawang pagdinig sa Senado kung saan ay pinahiya ni Senator Coco Pimentel itong si DOJ Secretary Boying Remulla. Ito ay kaugnay sa pagsasampa ng kaso ng DOJ sa tatlong bloggers na nag-interview kay Bantaga. Sabi ni General Bantag, paulit-ulit niyang pinapanood ang pagdinig sa Senado kung saan ay tawa siya ng tawa matapos gisahin sa Senate hearing itong si Remulla. Ilang replays ko doon, replay ko yung mga ano nyo, tawa ko ng tawa, ano ba yan? Ay, binisto ang sarili. Kahit naman hindi tayo kumuha ng law na ano, course, alam naman natin kasi na hindi tama. Matatandaan na tila nasupalpal si Remulla matapos tanungin siya ni Senator Pimentel dahil sa pagbibigay niya ng kasong direct contempt sa tatlong bloggers. Bagay na nagustuhan ni Bantag ang naging reaksyon nitong si Pimentel dito kay SOJ Remulla. Yan ang point ko, what was the law being violated? Because they interviewed, did they interview in person or Zoom? Was it not Zoom or in-person interview? I'm not sure, sir, but it's direct contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Indirect contempt of court, sir. You didn't even know what happened and you already have formed that it's possible indirect contempt. Wala naman akong issue against him. But Secretary, you should find out everything before, sir, before you say these things. Pachiling effect ang resulta niyan eh. Yun lang sinasabi ni Senator Coco Pimentel na this is a chilling effect, sabi niya. Sa huli, nagpasalamat si General Bantag sa mga vloggers na sumusuporta sa kanya, partikular ang mga Barateros vloggers, para tulungan siya na ilabas ang katotohanan hanggang sa dulo ng kanyang laban. At sana lahat kayo na nag-vlog na suporta sa katotohanan ay patuloy pa rin ang ating pagtutok hanggang sa huli na lumabas ang katotohanan para rin sa ibang tao at sa bansang Pilipinas. Mabuhay kayong lahat, mga vloggers. Ano ang masasabi mo dito, mga kababayan? Isa ka rin ba sa mga sumusuporta kay General Bantag? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ilang replays ko doon, replay ko yung mga ano nyo, tawa ko ng tawa, ano ba yan? Sabi ko, kinawawa ang sarili, ay binisto ang sarili. Kahit naman hindi tayo kumuha ng law na course, alam naman natin kasi na hindi tama. Yun ang nagpapatunay kasi na gusto lang kasuhan kahit hindi naman talaga lahat ng elements siguro ng violation ng criminal offenses na sinasabi niya ay hindi na na-meet. Sige lang ang kaso. Bahala na ang korteng magsabi kung dismissal or acquitted ng tao, basta i-file nyo ang kaso para ano yun, harassment? Yun lang sinasabi ni Senator Coco Pimentel na this is a chilling effect, sabi niya. Diba? At sana lahat kayo na nag-vlog na suporta sa katotohanan ay patuloy pa rin ang ating pagtutok hanggang sa huli na lumabas ang katotohanan para rin sa ibang tao at sa bansang Pilipinas. Mabuhay kayong lahat, mga vloggers. To be part of the records of this committee hearing, sino po ba? Hindi ako nanonood, no? Ang napanood ko is the press conference of our secretary. So, secretary, if you can identify the three bloggers na gusto mong pailan ng contempt charges before the court. Sir, sorry, I don't have their names now, sir. I cannot answer that question now. Mr. Chairman, how about the yung kwan, sir?
yung wanted person na in-interview nila? The interviewee. Interviewee, yeah. The interviewers, hindi pa natin alam kung sino, but the interviewee, the subject. Meron, the subject was Mr. Bantag. Ah, okay. Hindi ko sinusundan yung mga vlogger na yun, pero nasundan ko yung issue na, papakulong mo rin yung three vloggers. No, sir, vloggers. Maybe the message is really, the person, the they interviewed, a person wanted by the law. A person wanted by the law never appeared to respect the jurisdiction of our legal system. So they interviewed somebody like that. So may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And probably it's contempt of court, sir. As I said in our press conference. So is your issue against the three bloggers on the content of the interview or the mere fact of interviewing a person who was the mere fact of interviewing somebody wanted by the law and without disclosing without being cooperative with the legal system, sir? All of a sudden it becomes their fault, sir. It becomes the fault of sir, the interviewers. We are entitled to freedom. We have all our freedom. We will die defending freedom, sir. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. We also have to make sure that people still respect our legal system. Iyan ang point ko. What was the law being violated? Because they interviewed. Did they interview in person, sir, just or on Zoom? Sir, was it on Zoom or an in-person interview? I'm not sure, sir, but it's or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen before the judge. Indirect contempt of court, sir. You didn't even know what happened and you already have formed that it's possible indirect contempt. I had it investigated and that is what was given to me by our people. That is the act that the act being given attention to is the lack of respect for the legal system, sir. Hindi ko napanood din actually because wala naman akong issue against it. But Secretary, you should find out everything before you say these things. Pa-chilling effect ang resulta niyan eh. Sir, honestly, I try not to watch it because I'm the one being alluded to in the interview. And I don't want to watch it. I don't want to waste my time listening to people who would just want to malign my person, sir. So I asked the other people to investigate it for me. You were the one, you have a footage, ikaw nagsasalita, you have that. But we have possession of footage, sir. You have even seen the... No, I saw the footage of you saying that you will file... well, that's what we are trying to work on, sir. Anyway. To ask the court to consider contempt, because it is not something that we want replicated all over the country, that we glorify people who do not obey the law. Well, at any rate, Mr. Chairman, siguro in due time that the theory of our secretary will be tested in court. But of course, I will side with the freedom of our people to speech. To associate and to make known to the public facts and opinions. Wala namang mali sa opinion. Pagkakataon ito, dadako muna tayo dyan sa mga update sa Camera de Representantes. Kahit ho, natapos na yung paghimay ng pambansang pondo, may mga usapin pa rin ho na nakapaloob, lalo't dadaan pa ito sa bicameral conference at marami pa na pagdadaanan ng naturang pambansang pondo. May isang usapin pa, Congresswoman, ukol naman doon sa naging pagdepensa ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte Carpio about ho doon sa Confidential and Intelligence Fund at yung tila naging mga pahayag na may bahid ng pagbabanta. Ano ho ang masasabi po ninyo? Mukhang kabilang ho yung mga kritiko ng Confidential and Intelligence Fund. Kayo ho, naging... aktibo kayo dito sa inyong mga pahayag hinggil ho dyan. Ano ho ang inyong masasabi? Well, inaasahan naman natin na siyempre mag-side at ipagtatanggol ng ama ang anak, no? Doon sa usapin ng Confidential Fund
at saka doon sa kung ano man yung mga issues na kailangan sagutin ano ng OVP. So natural lang naman yan sa tatay, di ba? So ang talagang nagulat tayo, at hindi na rin parang nagulat, ay talagang itong pagbabanta na sinasabi sa atin. Bagamat ito ay ano no, bagamat hindi naman sinasabing Castro, pero kung titignan natin yung kabuuan, ang tinutukoy doon ay ang makabayan, particular din ako na ito ay talagang ano no, tingin natin ay grave threat. Hindi naman nabago yan, you know? Ganyan naman talaga si dating presidente Duterte, yung mga ginagawa niyang pagbabanta. Hindi lang ako naman ang ginagawa niya ng ganyan, ano? Marami pang mga miyembro ng makabayan at saka yung mga oposisyon na tingin niya ay taliwas sa kanyang mga paniniwala. So itong ginawang ito ay sinasabi nga ng mga tao, ng mga abogado, ay grave threat talaga ito, na dapat ano no, wala na siyang immunity, at kami po ay naghahanda at pinag-aaralan ng aming mga abogado yung pwedeng mga legal remedies dito sa ginawang ito ni ano no, ni Duterte, dating presidente Duterte, on a national TV. Okay. So by next week po siguro yung legal action na iya-aral natin sa file.